Nung gumising ako, ito yung nakita ko. Ito yung nakita ko sa katawan ko. Dito ko, wala nang po. Tapos may tahin na dito. Pag kanyang ko, yung tiyan ko, pagtad ng ano, ng tahe. Mula dito hanggang dito tahe. Tapos binutaban dito ko. Tapos yung paa ko nabalik. So sabi ko sa, kasi nakaibig pa. Sabi ko, nasaan ako? Sabi ko, 20 days na kayo nakapagpan. Wow. So, ito, very shocking. Kasi, unang-una, katatawanan kayo, kahapon lang. Parang kahapon lang kayo nagtatawanan. Bigla na lang, pagdisin mo, ayaw ka na. Multiple ang tama mo. Mula ulo hanggang pa. So, nasyak ako. Isipin mo, ang dami bumibisita sa akin sa loob ng 20 days. Wala akong maalala kahit sino. First na naalala ko, nung ipata ako sa ordinary sa mga kwan. So, mula doon, malaki bumibisita sa akin. Salamat ng buhay ka, salamat ko. Kung sa akong tututusin, mahirap pumili na kung gusto niya alam ko ng tala, mahirap pumili. Pero kung kung bibiliin, I think mas matarap ko na matayo. I think. I think mas matarap. Kasi, nandung pasano eh. Kung baga, nandung ka sa kasagsarang, wala kang ibang inisip, wala kang ibang inclination. Yung happiness mo na sa dawa. Wala kayo ba inisip? Maybe yung iba nagtatawa, hindi masaya. Pero that time, nakikita ko sa bawat isura ng kasama ko, masaya sila na. At ako din masaya. Nagsabi sa akin, salamat na buhay ka. Sabi ko, alam ko nila na buhay ako. Pero kung inabot ako ng kamatayan, alam ko nila, masaya. Hindi ko pinag-isisihan. At mula nung na-confine ako, hanggang sa ngayon, may katiting wala akong pinag-isisihan sa ginawa. I'm very proud of it. So, bakit ko sinasabi ito, brother, sister, na huwag natin hintayin yung mga pagkakataon. Nagisingin tayo ng reality. Na yung reality na yun, hindi na pwedeng masasabi kong pwedeng kihitin pa. Pwedeng pakipine tool, pwedeng pakilipas. Hindi na pwede. Wala na eh. Wala ka ng pipiliyan. Wala nang dupan eh. Nang dupan eh. Yung isang katana namin, na mashaAllah, wallahi yarhamu. Ustaz Jamil Bukay. Wallahi yarhamu. Naway kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naway bilang siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpasok sa jannah niya siya. Yun yung mas nahirapan sa amin. Hindi ko na tayo sabihin dito kung ano nangyari sa kanya. Pero kung makakita doon buhay, baka ito siya. Nakakatakot din na. Pero sa mata ng mga tumitingin, Masha Allah. Ma'atot al-ajr. Napakalaki ng reward ng tao. Siya ang nag-initiate. Siya ang isa na naging dahilan kung bakit nagkaroon kami ng ganyan. Nagkaroon kami ng ibang karamihan. At nakapunta kami sa lugar na yun. Do you think? Inna Allah ala yudhi o ajr ala sa na'amal. Si Allah, hindi niya pawawalan ng bisa, pawawalan ng saysay kung sino man ang naging matuwid sa kanyang nagawa. So at that time, alhamdulillah, din nga, nabigyan tayo ng upon. Hindi ko masasabi second night kasi isa lang ang buhay natin. Pero nabigyan pa tayo ng isang upon. To do, to choose. Kung ano man yung gusto natin gawin, kung ano yung gusto natin piliin, nasa sa atin yan. At the end of the day, yung pipiliin na gagawin natin para sa lupa natin. So, alhamdulillah, papasok na ako ngayon ka. Gusto kong i-impart mo bilang panghikayat sa mga nandito ngayon kapatid sa Christmas. Unang-una, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana Karim, si Allah subhanahu wa ta'ala ay napakapapagbigay. Wa min asma'ihi ay Mannan. Kabilang sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mannan. Ano ibig sabihin ng Mannan? Parang before. Nagkakaloob siya, nagbibigay siya.
kabilang sa kapangyarihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-bar. Al-bar bimakna wasi'ul afaq. Mapagbigay din siya, kasi nalang parang magkapayag ng kaluluwa. Ang bar at saka ang madnan, halos magkapayag ng dinig. Pero ang ibig sabihin ng bar, wasi'ul afaq, kung magbigay siya, limitless. Walang limit. So kung gusto mo humingi, humingi kayo lang kung pagbibigyan ka lang. You just can't imagine kung bakit nabigyan ka ng ganun. Kabilang sa mga Sheikh Ahmed, kabilang sa mga kapangyarihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Wahhab. Al-Wahhab. Ang ibig sabihin ng Wahhab, ng Ata, at ng Bar, halos magkapareha. Kasi tinutukoy dito nagbibigay siya. Pero ang ibig sabihin ng Al-Bar, ng Al-Wahhab, yu'ti bila su'al. Nagbibigay siya kahit hindi kaunin sa kanya. Sipin mo sa Arabic. Magkakaparehas ang meaning sa English, napakailang translate. Samantala kung titingnan natin, magkakaparehas ang meaning. Sabi niya, Al-Bar, Al-Wahhab, yu'ti bila su'al. Nagbibigay siya ng walang hanggan. Yan hindi siya nagbibigay na lumingin ka sa kanya. At ang kabilang dito, mga kapatid, Ash-Shakur. Ang ibig sabihin ng Shakur, yu'til ajr al-kathir alal amal al-kalil. Nagbibigay siya ng gantimpala mula sa maliit na gawain. Ang katumbas ng napakalaki, lipak-lipak. Siya lang akong magbigay, tutumbasan niya yung katiting na gawain mo ng lipak, napakarami. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ang gagawin mo man, masama man o mali, masama man o magbuto, gaano man yung kaliit, papakita ng Allah sa'yo. So, gusto ko iparating sa kapatid mo kapag sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, bakit hindi ibigay ang buhay ng mga ganito? Sa panahon natin ngayon, unang-una, tayong mga Muslim, kasama na tayo sa lahat lang. Nagkukulang tayo. Tatay na kukulang sa wasto, pag-unawa sa mga ngayon tayo. Kasi kung alam lang natin yung bawat kabutihan na inilaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat bala ng palataya, hindi mo sasayangin ang oras. Ano ang alam ng Muslim ngayon na reward? Maybe ang alam lang nila, magpapasting sila sa Ramadan kasi usual na nakasanayan nila. Magdadasal sila ng Friday kasi bakit? Nakasanayan. Habitually. So maybe ang karamihan sa mga Muslim, huwag muna tayo dadako sa hindi Muslim. Tayo muna. Namimit-understood natin ang Islam sa pamamagitan ng bias at mag-unawa. One-sided ang pag-unaw. Bakit natin sinasabing one-sided? Maraming Muslim hindi nag-unahan sa paggawa ng kabutihan. Kaya hindi nila alam kung ano yung inilaan ni Allah paano makagal na kagal na kabutihan. Magbigay tayo ng isip. Ang sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang hadith. Hindi kaya sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa ta'mino wa ta'mina al-malaika gufira lahu ang damang dambi. Kung sino ang natabayan ng malaika yung pagsabi niya ng amin, kasi sinabi mo ng amin at natabayan ng malaika yun, mga malaika dito sa doon, pagsakad na sila, gufira lang yung matakad na ng dami. Pinapatawad niya Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nakalipas na kasalanan niya. Man kama lang Ramadan ang iman ng nakikita, gufira lang yung matakad na ng dami. Kung sino mag-ayun sa Ramadan, kung sino ang mag-tala sa Ramadan, isipin mo ha, sa isang tala sa Ramadan,